Sa ngalan ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli ang pupupuri sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, sa ating Ama sa Langit. Isang Diyos na karapat-dapat puli at pasalamatan. Marami pong salamat muli sa pagkakataon ito saan ang mensahe ng banal na salita ay ibibigay mo sa aming mga puso. Maraming pong salamat, Panginoon. Bagamat di kami karapat-dapat, pagkatuloy na ikaw ay nagbibigay ng kagalingan mula sa iyong mga salita. Umihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang. Inisin mo po ang aking puso, Panginoon. Sa mga oras na ito ay magamit mo bilang instrumento lamang daluyan ng banal na mensahe. Karunungan ipagkaloob mo sa ibang lingkod upang ikaw ay maibahagi sa lahat ng dako. Not my will but your will be done, my Lord. Ininadalangin ko din po ang makakarinig ng Friday Gospel. Panginoon, patuloy mo pong ipuin ang aming mga puso upang ituon namin ang aming espiritu, espiritu mo. Come Holy Spirit, we need you. And come Holy Spirit, we pray. Panginoon Jesus, ikaw ang pagkain na bibigay buhay. Ituwa ang mabuting balita sa araw na ito, magbigay sa amin ng pag-asa. Ibigay sa amin ng isang buhay na walang hanggan. Ang iyong mga salita ang maging kagalingan namin sa aming mga kahinaan. Panginoon, patuloy kang kumilos sa mga darating pangunuto. Ikaw muli ang may taas at mabigyang parangal. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen.
ating parangalan ang mabuting balita. Purihin ka mong Diyos na kamakapangyarihan sa lahat, sabahin ang iyong pangalan sa lahat ng pagkakataon. Mabuting balita ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Wala makakalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natuturo ay lalapit sa akin. Dito nangangahulugang may nakita na nakakita na sa Ama. Yung nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin na may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang iyong mga ninuno na sila'y nasa ilang gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Kung pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Buhay magpakailanman ang sino mang kumain ito at ang pagkain ibibigay ko ay kibubuhay ng sanlibutan ng aking naman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano may bibigay sa atin ng tao ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kasi sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Kaya din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit, ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain yun. Sinabi ito ni Jesus nang siya ay natuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, welcome po sa Word of God Daily Gospel at Facebook Live. At ako po si Sister Angelica from Bulacan, at isa po kong Katoliko. At maraming salamat sa Panginoon. Ngayon po ay April 19, 2024. At ang ating pong pagmaninlayan ay mula sa pagbasa kay San Juan, Chapter 6 verses 44 to 59. Si Jesus sa pagkain nagbibigay buhay. Bali yung gospel kahapon at saka ngayon po pinagsama na natin. Nalilisa lang naman ang ano niya, flow. And maraming salamat sa Panginoon sapagkat muli tayong makakarinig ng pagkain spiritual mula sa mensahe ng mabuting balita. Amen. So, bali pang lima na to, no? Apat at saka limang part ng tungkol sa si Jesus ang pagkain ng bibigay buhay. So, alam natin na sa mga nakaraang gospel, no? Na talagang ipinagdidiinan ng Panginoong Jesus na talagang siya ang buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, alam natin na
siya talaga ang totoong magbibigay ng buhay sa atin. Sa buhay natin, palagay natin na buhay natin, walang kabuhay-buhay. Di po ba? Kung gusto natin ng totoong buhay, yun ay makukuha natin sa Panginoong Heso Kristo. Tulad nga po ng sinabi ng mabuting balita na walang makakalapit sa ama malibang dalhin siya, walang makakalapit sa anak malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa kanya. Amen. At ang mga lalapit syempre sa Panginoong Jesus, mananalig sa kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, napakahalaga po niya sa ating buhay. Sapagkat ang buhay po natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. As in talagang maiksi lamang. So, sana araw-araw di po natin nakakalimutan na meron pa pala talagang totoong buhay. Kumbaga, dito sa mundo, nabubuhay tayo araw-araw, tatrabaho, kumakain, kung ano naman ginagawa natin sa mundo, pero lahat yun hindi katapusan. At pag tayo namatay, naniniwala tayo na it's either buhay na walang hanggan o sa buhay na walang katapusang kaparusahan ang maaaring nating puntahan. So, doon pala magsisimula yung talagang totoong buhay. No? Kumbaga, itong buhay dito sa mundo, ito yung tinatawag na pahiram na buhay. Hinihiram lang natin sa Diyos ang ating buhay. Lahat ng meron tayo, ipinagkakatiwala ng Panginoon, hinihiram natin, temporary lang, wala tayong pagmamayari. So, magpakaligaya man tayo dito sa mundo, hanggang doon lang yun, hanggang pang mundo lang yun. Pansamantala lang, no? Hindi siya magtatagal. Samantalang ay ino-offer ni Jesus Christ yung pangmatagalan, yung walang katapusan. Kasi magkaiba yun Magkaiba yung buhay natin dito sa mundo na may katapusan is either ilang taon ba tayo mabubuhay sa mundo. Sa uri ng pamumuhay natin mga tao ngayon, halos instant na lahat ng kinakain natin. Pakaswerte na siguro kung umabot ka ng 100 years old, no? So, whether we like it or not, may katapusan. Kaya kung nag-isip-isip ka magpakamatay o mag-suicide, isipin mo na lang sa mind mo na huwag ka magmadali kasi mamamatay tayo lahat. Una lang, no? So, minsan na nga lang tayo bibigyan ng buhay ng Panginoon Unahan pa natin siya na kitilin yung ating buhay. Isa lang talaga ang sigurado sa pagdating sa kamatayan. Lahat tayo mamamatay. Kaya dapat pinaghahandaan natin yung talagang totoo. As hindi peke, na dapat nating papuntahan. Pero syempre, ano bang gusto ng Panginoong Jesus? Kaya nga siya muling nabuhay, di ba? Pagkatapos ng kanyang kamatayan, na binigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Kasi nga, gusto niya tayong bigyan ng yung talagang buhay na walang hanggan. Kasi di ba nawala sa atin yun nung magkasala ang ating mga unang magulang, sila Eva at Adan? Nawala yung nagkasala, di ba? Pero di ba gumawa pa rin ang paraan ng Diyos para maibalik yan. At nasa atin yun. Binibigyan tayo lagi ng opportunity ng Diyos para makapasok siya sa buhay na walang hanggan. Kasi pinaghirapan na ni Kristo dyan. Kristo yan Ginawa na niya yung part niya Siya na yung nag-alay ng buhay. Hindi naman tayo. Kasi kung niya ginawa yung pag-alay ng kanyang buhay, kaya tanong gawin natin lapit sa Diyos, walang kabuluhan. Kasi lahat tayo makasalanan. Kaya sana, since natapos na nga yung muling pagkabuhay, inaalala natin, magtuloy-tuloy na natanggapin natin na si Jesus talaga ang pagkain nagbibigay buhay. Kamukha ng mga nakaraang gospel, no? Kung ire-replay nyo po yung Monday to Thursday gospel, talaga sinasabi po doon na napakahalaga sa bawat araw na bigyan natin ng tuon, pansin, ng focus, yung spiritual life natin. Kasi hindi naman talaga tayo katawang lupa. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos na, lilikhain kita, katawang lupa ka lang ha, wala kang espiritu, wala kang kaluluwa. Hindi naman ganun, di ba? Parang tayo makakasama sa Diyos kung katawang lupa lang. Kaya nga, di ba, God is spirit. Espiritu ang Diyos. May spirit din tayo, so dapat nagkakaroon ng connection yon. Kasi yun ang pangmatagalan. Yun ang walang kamatayan. Kaya dapat, hindi lang tayo buhay physical, kundi buhay spiritual. Para yung ipinangako ni Kristo na buhay na walang hanggan, pare-pareho nating mapuntahan. Sino naman ang gusto mapunta na impyerno? Ngayon lang napakainit ang panahon. Kung dito pala sa mundo init na tayo, how much more po kaya sa impyerno? Ano na lang kaya init?
ang mararamdaman natin. At yung init na yon ay walang katapusan. Di po ba, araw at gabi, talagang parusa. Pero hanggang nabubuhay tayo, salamat sa Diyos, di ba? Ang habag, ang awa, andyan dyan. Kasi may pag-asa pa, no? Habang, sabi nga niya, habang may buhay, may pag-asa. Sapagkas Jesus, sa pagkain, nagbibigay buhay. Amen? Kaya dapat, actually, tayong mga tao, meron kanya-kanya tayong pangarap. No? Pangarap ko to, pangarap mo yan. Pero dapat ang totoong pinapangarap natin, ang langit. Paano tayo makakapasok sa langit? Paano masusulat yung pangalan natin sa Book of Life? O sa Aklat ng Buhay? At ang totoong pinuproblema natin, yun din. Pinuproblema natin para makakapasok sa langit. Kasi yun talaga dapat ang ano eh, reality ng buhay natin eh. Sa ngayon, talagang nililito lang tayo ng Diablo, lalo na may social media, imbis na makinig ka ng salita ng Diyos, makapagnilay ka, nililito tayo na hindi, focus mo na lang, manood ka na lang ng ganito, i-focus mo na lang yung mind mo sa ganito, diba? Nawawalan ng lugar ang Diyos sa puso natin. Eh, bakit ba tayo nag-exist sa mundong ito? Ikaw, bakit ka nandiyan? Ako, ba't ako nilikha ng Diyos? Dapat para sa Diyos. Kasi patuloy na umiinog ang mundo natin, patuloy tayong nabubuhay, dahil sa Diyos. Diba? Kasi dapat siya na yung ating sambahin. Kasi siya yung magbibigay buhay talaga sa atin. Yung spiritual food natin, nasa Kanya. At yun yung Kanyang mga salita. Amen? Yun yung dapat na-feed, no? Nagiging healthy. Nag-grow yung spiritual life natin. Kasi spiritual life, isa din, kasama natin ang Diyos. Hindi lamang na tayo pwedeng mabuhay na kasama lang natin ang asawa natin, mga anak natin, kaibigan natin, magulang. Hindi yun. Kasi yung mga taong nakapaligid sa atin, iiwanan din tayo niyan. Whether we like it or not, lilisan yan sa buhay natin. Or tayo mauna, no? O kahit anong bagay na meron tayo ngayon, properties, trabaho, pinag-aralan, wala lahat yun eh. Pag tinawag na tayo ng kamatayan, wala, di ba? Kaya kailangan sinisigurista na natin yung kaluluwa natin. Dahil talagang atat na atat si Satanas na makuha yan. Di po ba? Kaya dapat kung kumakain tayo 3 times a day, dapat di ba? Kahit sandali lang. Kahit hindi naman naghahanap ang Diyos ng quantity of time eh. Hindi quality of time. Di ba nga sa loob ng 1 linggo, 7 araw, di ba sabi magsimba 3 linggo. Eh, yung 6 na araw, pinagtatrabaho na natin yun. Hindi ba, hindi ano ang Panginoon eh. Ang gusto lang niya, yung bang mapagbigay kasi ang Diyos eh. Di ba? Mapagbigay siya eh. Pero tayo, ano ba, kakarampot yung oras na lang na pwede natin ibigay sa Panginoon sa pakikinig ng mabuting balita, ay pa natin gawin. Gusto natin, o sige, itong linggo lang eh. Yan lang sinabi sa utos na, hindi, dapat everyday. Merong tayong spiritual na pagka. Kasi yun ang magpapalakas sa atin bago madating yung mga pagsubok, yung mga unexpected na pangyayari, may namatay, may aksidente, may nagkasakit, nasunog, di po ba? Kailangan matatag tayo spiritually. Kasi yung pagiging when it comes to body, alam naman natin likas tayo makasalanan. Kaya talaga ang totoong battle natin sa mundo is between good and evil, or yung tawag na spiritual battle. Yun ang hindi na masyadong natagtutuunan ng tao. Kasi nga, wala na eh, naano na yung tao, nahook na. Nahook na sa mundo. Hindi po ba? So, kailangan yung eternal life. Anahin natin yun, mithin at ipagdasal natin yun. At hindi na siya binimit at pinagdalas. Pinagtatrabahoan. Siyempre, di ba? Kapag ka nakarinig ka ng mabuting balita, halimbawa, ang mensahe is, ibigin mo ang iyong kaaway, mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi po ba? Ayun, spiritual food na yun. Ano, kapag sinunod natin, isinabuhay, nagkakaroon tayo ng isang pagkain nagmumula sa Panginoong Jesus. Sapagkat yun mismo, no, sabi ng Panginoong Jesus, hindi lang naman sa tinapay na bubuhay ng tao, hindi sa bawat salita na nagmumula mula sa Diyos. Amen. At pagkatapos yung karuktong ng gospel, itong ngayong araw na ito, yung tungkol nga sa yun, ang sinabi ng Panginoong Jesus, no? Lagi niya, parang bang sinabi niya sa mga kausap niya, mga Hudyo, na kasi sabi ng Panginoon, tandaan ninyo,
Malibang kanin ninyo ang aking ang laman ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O, di ba? Parang kanibal. Kasi, nung mga panahon ng Old Testament, no? Di ba, nandun yung pag-aalay nila ng mga hayop. Di ba, mga hayop, mga tupa, mga baka. Sinusunog nila yon. At naniniwala kasi sila na yung part ng a little part of na sunog nila, no, nung hayop, naniniwala kasi mga tao noon na kapag sinunog nila yon, inalay nila sa Panginoon, sa Diyos, yung espiritu ng Diyos sumasanib doon sa sinunog nilang hayop o alay. Di po ba? Na kapag kinain nila yon, nasa sa kanila ang Diyos. Yun, hayop yun, no? Talaga namang in nature, kinakain naman talaga natin ng hayop. Paano kung mismo si Kristo ang nagsabi na yung laman ko, yung dugo ko, inumin nyo. Di po ba? Yung laman niya, kainin at kainin. Siyempre, magugulat yung mga Hudyo na ang alam namin ginagawang ganyan, hayop lang. Pero ikaw, kainin namin yung dugo mo. Kakainin namin yung laman mo, inumin namin yung dugo mo. Di po ba? Pagkakamala siyang baliw mo. Kaya kakainin mo yung tao, ganun ang magkaka-interpret nila. Pero alam natin na spiritually, hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, di ba, pag nagsisimba tayo, meron tayong part ng Eucharist na nangongominyon tayo, di ba? Na bago ibigay sa atin yung ostia, inaamin yung pare, di ba? Binibindisyonan. Na kapag yun ay na-consecrate na, naniniwala tayo na yun ay yung mismong dugo at katawan ni Kristo. Na hindi kaya nga pag tayo ay nangongomunyon, dapat wag natin gawing parang alam mo yung hindi, nagsimba ako, di ang daming pumipila, di mong nangongomunyon ako. Kapatid, mismong ano yun dugo at katawan ni Kristo. Yun ang ipinapasok natin sa ating katawan na paniniwalaan natin, sumasa atin si Kristo, tinatanggap natin siya. Ano ba si Kristo? Isang banal, walang bahid kasalanan, tapos ipapasok natin sa ating makasalanang pagkatao. Di ba? Pero di ba napakabuti ng Diyos? Inaalay pa rin niya ang kanyang katawan. Inaalay niya ang kanyang dugo, ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Kasi nga, namatay siya para tayo mabuhay. Ano ibig sabihin? Mabuhay tayo kasi tayo araw-araw namamatay dahil sa kasalanan Kaya kailangan magkaroon tayo ng buhay spiritually. Amen. Kaya kailangan tayo ay umaano sa Panginoon yung tinatanggap natin siya nang may malinis tayong puso. Na masasabi natin na, 'di ba, bago tayo mangungunyon, lumulhod tayo at sinasabi natin, Panginoon, di ako karapat-dapat na mapagtuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Yun nga yung isang salita, hindi lang naman isang salita. Ang nasa Bible, napakarami, di ba? At kung yun ay isa sa buhay natin, magkakaroon tayo ng buhay. Buhay tayo, spiritual. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kasi masyado na natin nakalimutan na para bang, ano ba yun, one day millionaire tayo, no? Na, sige, ubus-ubus mo yan, tapos nakatunga nga. Ang daming blessing na ibinibigay sa atin. Pero wini-waste natin. Parang gusto pa yata natin nung tinatawag na to see is to believe. Yung bang tipong, di ba, naalala niya yung mga sakunang nangyari sa buong mundo, no? Yung mga tsunami, yung mga, dito lang sa Pilipinas, yung mga pagbaha. Pagka may mga bagyo, gusto pa ba natin yung maranasin yung talagang walang-wala na tsaka tayo tatawag sa Panginoon? Paano kung maging huli na ang lahat? Paano kung halimbawa bigla tayong kunin ni Lord? Hindi naman natin alam kung kailan tayo kukunin. Hindi naman natin masabi na, Lord, hindi, bata pa ako, malakas pa ako. Hindi yun Yung paghahanda natin. Kasi kahit anong taas ng pinag-aralan mo, kahit anong yaman mo, kahit anong sikat mo sa mundo, na doon yung katotohanan na hindi yun ang titingnan ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Para tayo ay makapasok sa kanyang kaharian, sa kanyang sa langit. Di po ba? Kasi kung yung yaman, yung pera, yung kasikatan, ang batayan ng contentment ng tao, nakasiyahan ng tao, bakit may mga nagpapakamatay pa rin?
Bakit may mga nade-depress pa rin kahit marami na silang pera materially? Kasi nga hindi 'yun ang totoong kayamanan. Hindi 'yun ang magbibigay ng buhay sa buhay natin. Kaya minsan 'di ba na tayong mga tao, parang minsan nagkakaroon tayo ng kalungkutan na parang may kulang pa, parang may hinahanap pa tayo. Hindi tayo maubusan ng hahanapin sa mundo hanggat si Kristo ay wala sa atin. Wawalan tayo ng satisfaction. Kasi 'di ba sabi niya, sabi ni Kristo na hindi na kayo mauuhaw, hindi na kayo magugutom kapag tayo ay tinanggap natin ang isang pagkain na bibigay buhay. Eh, totoo naman talaga yun eh. Kung sa physical food, nagkakaroon agad tayo ng pagkagutom, kakain tayo, iinom, maya-maya, gutom na naman. Di ba? Ganun lang ang cycle ng buhay natin, physical life natin. Pero si Kristo, anong pangako niya? Di ba? Kapag ako ay tinanggap nyo, ako ang pagkain nagbibigay buhay, di na kayo magugutom, di na kayo mauuwag. Hindi yun literal. Hindi rin literal yung sinabi ni Kristo na kainin niyo yung aking laman, inumin niyo yung aking dugo. Hindi rin literal yun. Di ba? Yun ay more of a spiritual meaning. Na tinatanggap natin si Kristo ng buong buo. Dapat lang naman tanggapin siya ng buong buo eh. Dahil dapat siyang, isa siyang Diyos na dapat natin sinasamba, pinagkakatiwalaan, minamahal, nang higit sa lahat. Kahit gano'ng kabahal mo yung anak mo, dapat mas mahal natin ang Diyos. Pero paano tayo magkakaroon ng malalim na pag-ibig sa Diyos kung wala tayong time na magdasal, wala tayong time makinig ng kanyang mga mabuting balita? Paano natin mai-improve yun? Baka pag napunta tayo sa langit, ignorante tayo. Baka nakakasalubong na, nakita mo na si Abraham, di mo pa kilala. Hindi ba? Ang gusto ko talaga ng Panginoon is everyday, mapagnilaya natin yung talagang mahalaga. Yung talagang essential sa buhay natin. Hindi lang yung pagkaing physical. Higit pa dun. Higit pa dun ang dapat natin mas binibigyan ng importansya sa ating buhay. Sapagkat ang salita ng Panginoon, yan ay pagkain natin. Kaya kahit tinukso ng Diablo si Kristo sa ilang at sinabi niyang gawin mong tinapay ang mga batong niyan kasi nga gutom si Kristo, hindi niya pinatulan. Ano sabi niya? Sabi ni Kristo, sa susulat, di lang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa bawat salita na mumutawi mula sa bibig ng Diyos. So sana ganun din tayo, no? Excuse me. Na naiisip din natin na ang buhay ko pag natutulog tayo, hindi natin alam kung gigising pa tayo kinabukasan eh. Wala eh, di ba? Pero ang galing ni Lord, no? Gising tayo ngayon, binibigyan tayo ng grasya at awa. Pero ano kaya ang naibabalik natin sa kanya? O baka naman tayo receive lang ng receive sa kanya, wala na tayong maibalik. Ang the worst pa is nagmamarumot tayo sa kanya. Nagmamaramot tayo sa Diyos ng oras, nagmamaramot tayo sa Diyos ng atensyon natin. Which is, kung tutusin sa bawat araw, tayo naman dapat nangangailangan sa Kanya eh. Kasi ang Diyos nasa Kanya na yung lahat eh. Pero nakita naman natin, no, ang ating Ama sa Langit, ibinigay niya kahit yung kanyang buktong na anak. Eh, ano pa kaya yung hindi maibibigay sa atin ng Diyos? Ang galing at karapat dapat purihin ang Diyos Ama natin, ang Diyos natin eh. Alam mo kung bakit? Ang Diyos Ama, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, ang Panginoong Jesus, para magbuwis ng buhay sa ating mga kasalanan. Ngayon, ito namang ating Panginoong Jesus, binibigay pa rin niya yung kanyang katawan, ang kanyang dugo, para tayo magkaroon ng pagkain nagbibigay buhay. At pagkatapos, hindi lang yan. Kahit ang Panginoong Jesus ay nasa langit na, hindi ba nangako siyang babalik muli? Pero ano, habang hindi pa nagbabalik ang Panginoong Jesus, anong iniwan niya? Ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit, para maging patnubay natin. Hindi tayo kinalimutan kahit saglit ng Diyos. Kahit tayo, lagi natin siya kinakalimutan. Minsan, nauubos na lang yung buong araw natin, na-stress tayo. Nawawala siya, no? Hindi natin siya binibigyan ng halaga. Bakit? Dahil sa hindi pa natin siya nakikita. Hindi ba natin siya nakikita? Huwag natin kakalimutan na espiritu siya eh. At may espiritu tayo.
Amen. Na sana sa pagkakataon sa buhay natin na ma-realize natin, mapagnilaya natin na ang Diyos ang totoong kayamanan. Ang Diyos ang totoong pinanggagalingan ng kapayapaan, pag-ibig, kabaitan na hindi natin mabibili sa anumang department store, sari-sari store, sa kanya lang yan eh. Na kung mahal ka ng pamilya mo, mas mahal tayo ng Diyos. So, ba't hindi pa tayo doon sa pinaka masasabi natin, nandun na yung lahat. Amen. Kaya lang nadadaig tayo na ating mga kahinaan sa ating mga sa mga kasalanan natin. Na parang alam mo yun, inaalay na ni Kristo ang kanyang buhay, pero bumabalik pa rin tayo sa kasalanan. So talagang wala ka buhay-buhay ang buhay natin. Akala lang siguro natin, sige, marami ka halimbawang ipon sa bangko, marami kang properties, mayaman ka. Akala natin yun na. Hindi. Alam naman natin, di ba, na may mga namatay na mayaman dito sa Pilipinas. Nung namatay, kahit gaano pa kaganda yung kanyang suot na pangburol at kasama pa siya, pinakamahal na inilibing. Pag tayo ba hinusgahan ng Diyos, kung ba titingnan? Hindi, pare-pareho tayo nasa sa lupa, kakainin ng uod. Sabi nga sinilang tayong hubad, aalis pa rin tayong walang dala. Wala talagang dala. Kaya hanggat binibigyan pa tayo ng chance ni Lord na mabuhay sa bawat araw, bigyan natin ng halaga ang isang Hesukristo na nagmumula ng pagkaing nagbibigay buhay. At magkakaroon tayo ng satisfaction. Magkakaroon tayo ng contentment sa buhay. Ibang tipong yung bawat araw na nakaraos kayong kumain, tama kayong pamilya, yung masasabi natin, walang, hanggat maaari, walang nagkakasakit. Alam mo, minsan, kung isipin mo, simpleng buhay, mas maganda. Hindi ka mukha ngayon, ang buhay masyado na complicated eh. No? Minsan, ang pamilya, nasa isang lugar lang, nasa sala lang, pero hindi nag-uusap. No? Na, ano na yung kanya-kanya ng cellphone. Hindi ka mukha nung araw, talagang merong family bonding. Minsan, ma-realize din natin na we have to back in simplicity. At sa dinami-dami din naman ng utos ng Diyos, back tayo sa pinaka-main na utos na kahit isa lang, alam natin na ito'y magbibigay buhay sa atin. Pagkain natin yung magbibigay buhay. Ano yun? Yung love God with all your heart, soul, strength, and soul. Pag yan ang ginawa natin, ay buhay na buhay tayo kay Kristo. Ibang tipong kahit may problema tayo, hindi tayo, of course, nandun yung malulungkot ka, maano ka, pero physical, ano lang yun, physical lang yun. But inner, you know, yung spirit natin, nagre-rejoice kasi alam natin na hindi tayo iiwan ng Diyos, na may pag-asa pa talaga. Amen. Yun ang kulang sa ating mga tao, yung relasyon natin sa Panginoon, yung paniniwala natin na si Jesus ay walang imposible sa Kanya. Wala talaga. Kaya dapat mapagnilaya natin sa bawat araw, since itong gospel na to na si Jesus, ang pagkain nagbibigay buhay, nakalimang ano to eh. Nakalimang part na to eh. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 na ngayon. So, talagang pinagdidiinan ng mabuting balita na siya lang, ang Diyos lang, ang Panginoong Jesus lang, ang talagang makakapag-satisfy ng gutom natin sa pagmamahal, ng gutom natin sa mga bagay na palagay natin parang gutom tayo doon. Pero pag tayo ay sa Panginoong Jesus, mawawala yung kagutuman na yan, no? Yung kagutuman mo sa pagmamahal, atensyon, di po ba? Ang Panginoon mag-satisfy yan. Sabi, inaayahan tayo ng Diyos na lumapit sa Panginoon. Wala namang sabihin na natin hinaharangan tayo ng Diablo sa paglapit natin sa Panginoon. Pero hindi tayo mauutusan ng Diablo kasi may free will tayo eh. Di ba? At saka ang Diablo talo na yan eh. Simula nung muling mabuhay ang Panginoong Jesus. So ang gawin na lang natin, yung free will na binigay sa atin ng Diyos ay ibalik natin sa Kanya. Para tayo ay maging buhay spiritual. Mahalaga yan. Lagi natin isipin, hindi lang tayo physical
physical na nabubuhay, kundi yung spiritual. Napakahalaga nun. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo sa amin, sa paghahanda sa buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat, muli sa pag-aalala mo sa amin na Ikaw, Jesus, ang pagkain nagbibigay buhay. Nawa, lagi namin ibigay sa iyo ang aming tiwala, aming pag-asa, na nabubuhay kami dito sa mundo, hindi para sa mundo lang, kundi higit lahat para sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong makarinig ng iyong banal na mensahe. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami sapagkat hindi namin kaya mag-isa na mabuhay lamang palagi sa physical. Kundi higit sa lahat, bigyan namin tuon ang spiritual life namin kasama ka. Yes, Lord, maiksi lang ang buhay. Nawa, yung mga natitira pang oras na ipinagkakaloob mo sa amin through your grace, through your forgiveness, through your love, my Lord, ay maisip namin na Ikaw ang patuloy na nagsusupply ng mga pangangailangan namin sa aming buhay. Ang lahat, Lord, ipaalala mo sa amin, Lord, na pinapahiram mo lang kami, temporary lang ang buhay. Higit sa lahat, Ikaw ang pagkanaisin namin na maghari sa aming puso. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami painturo sa tukso, ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli, Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mensahe na pinapaalala mo po sa amin na napakahalagang paghandaan namin ng buhay na walang hanggan at of course na si Jesus ang nagbibigay buhay. Amen. So, muli ang Word of God, Daily Gospel ay mula Monday to Sunday, alas 8 pa lang gabi. And kung hindi niyo po naabutan ang Gospel, pwede niyo pong balikan yung aking timeline. Amen. So, maraming salamat sa Panginoon, and to God be the glory.